Ako nga pala si Jericho at itong usapang relohan, welcome back to my channel. At sa bidyong ito, i-share ko sa inyo kung paano ko matutukoy kung peke ang isang psycho watch. Shout out kay Rowalin Sigwa na nag-comment dito sa videos ko na kung paano daw ba malalaman sa unang tingin at paano mo malalaman kung peke ang isang psycho watch, ang isang relo. Guys, kung napapanood mo itong bidyong ito, huwag mong kalimutang mag-like at sana mag-subscribe ka na din sa aking channel at hit mo na din ang notification bell upang updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa Usapang Relohan. At magsimula na nga tayo sa ating video. At ito nga guys, yung isang example ng Peking Psycho Diver's Watch. At sa unang tingin, akalain mong original ito pero peke ito guys. Ang isa sa pwede mong tingnan kung paano mo malalaman na peke ang isang diver's watch kahit sa unang tingin pa lang ay itong petsa. Ayan siya guys. Itatry kong i-adjust. Ayan siya guys. Medyo matigas yung mechanical. At kung mapapansin ninyo, kahit anong adjust ko dito, hindi magkapantay yung day sa kadate. Medyo tagilid siya. Medyo tagilid yung date. Ayan siya guys. Tingnan nyo na lang mabuti. Tagilid yung date dun sa day. Ayan, malinaw naman siya. At ito nga, ito isa pa sa paraan kung paano makikita ang peke. Pinakamalinaw ay itong makina. Yan siya guys, ganito ang peking makina. Medyo malambot ang bakal nito. At lalong-lalo na sa automatic system, malambot na malambot yung bakal. Ito pa guys, isa pang peke din ito na diver's watch. Yan, kung makikita ninyo sa petsa. Yan siya guys, yung number 13. Tingnan nyo, yan, yung number 13. Yung paka-imprinta nung date. Ibang-iba dun sa original. Yan siya guys, tingnan nyong maigi. Dito sa peke, medyo magkaiwalay yung 1 saka 3 dun sa number 13. Ganyan guys, ang peke. At ito naman guys, yung original na Psycho Diver's. Kapag tinignan ninyo, pantay yung day saka date. At yan siya guys, malinaw na malinaw yung number 13. Hindi magkalayo yung 1 saka 3. Tingnan nyo na lang yung pagkakaiba guys. At ito, ayan nga guys, peke din ito, nakasulat dito ay 4R35 pero hindi ganyan ang makina ng 4R35. Ayan siya guys, pareha siya nitong makina nitong pinakita kong una, nilagyan lang ng sulat dun sa rotor na 4R35. At ito guys, yung original na Psycho Diver's Watch. Kung makikita ninyo dito sa Peking Diver's Watch, dito sa takip. Ang sabi dito ay 4R35 pero hindi masyadong malinaw yung pagka-imprinta ng caliber number nung machine nitong Diver's Watch na itong peke. Pero pag tiningnan mo itong Psycho Diver's Watch na original, yan siya guys. PIT natin. Ayan, kahit anong PIT natin, pantay siya dun sa day at date. Ayan, pantay, naka-align. Ganyan guys ang relo pag original ang makina. Pantay yung pagkakagawa ng day saka date. At isa pa guys. Ayan. Dito sa takip, makikita mong malinaw yung caliber number nung Psycho Diver's Watch. At ganyan nga yan guys, malinaw na malinaw yung paka-imprinta dun sa takip kapag yan ay original. Meron pa yung serial number at okay na okay yung
paka-engrave nung mga number. Atin siya guys, ito yung original na makina ng Divers Watch. Pero ito ay 7S26A na machine. Atin nga guys, kung gusto mong ma-check kung original o fake yung relo mo, pwede mong i-check yung mechanical dun sa susian. Tingnan mo kung medyo matigas o kaya naman kung bago pa lang ito at yung day saka date niya medyo iba dun sa original o hindi naka-align dun sa day at date, hindi siya magkapantay. Ibig sabihin, mataas yung chance na peke yan. Pero sadyang mahirap lang talagang alamin kung peke o original ang isang relo kung wala kang sapat na kaalaman o experience sa mga relo o tungkol sa mga bagay na ito. Ang pinaka best way kung gusto mo na malaman kung peke o original ang isang relo ay magtanong ka o magkonsulta ka sa isang technician o sa isang tao na maraming alam tungkol sa relo. Isa pang pwede mong tingnan kung original o fake ang isang relo ay dun sa takip. Tingnan mo kung kakalagay nung serial number at saka yung caliber number nung makina. Kailangan malinaw na malinaw yan, dahil kung original ang isang relo, malinaw yan na naka-engrave dun sa takip nung relo na nabili mo. At madalas nga sa mga original, stainless din yung takip at yung kaha. At and guys, sana nakatulong ang videong ito. At sana huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At sana magkita pa tayo sa susunod kong videong i-upload.